naman tayong isang panibagong content mga ka-teach. Ito'y tungkol sa mga sign na pinasa ng kasamahan natin. At ito yung sign niya sa area niya. Hindi ko lang alam mga ka-teach kung taga saan ito, dahil hindi naman niya sinabi kung taga saan siya. Pero gayunpaman, babasahin natin ang mga sign sa area niya para mabigyan siya ng clue kung ano ang mga ibig sabihin sa sign sa area niya. At ito yung mga ka-teach. Ayan. Pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na treasure site at river area. Ibig kong sabihin mga ka-teach, may possible treasure sa area niya pero nasa sapa na lugar mga ka-teach. Wala yan dito dahil hindi sapa itong area dito. Ayan. Ngayon, ang grupo ni Sir, pang 105 na siya na mabibigyan natin ng assessment clue kung anong mayroon sa science area niya. Pero mga ka-teach, may nilaktawan tayo na isang number, pang 104. Last na na-reading ko mga ka-teach, bago na sundan ito, 103. At ang kasunod sana, 104. Inikis ko yan mga ka-teach. Alam niyo ba bakit? Yan lang ang sign ni Sir na pinasa sa akin. Ngayon, magbabasa na ako ng mga sign dahil nakatuka ang araw na to sa pagbabasa ng mga sign. Nung pagtingin ko dun sa messenger, ito lang pala ang sign na napasa niya. Kaya chinat ko si Sir na magpasa ka pas ng ibang sign dahil hindi pwedeng isang sign na mga ka-teach. Kaya dumiritso tayo ngayon dito sa pang 105. At ito na yun mga ka-teach. Okay, umpisahan na natin. Ganito ang assessment ko dito sa area mo sir. Dito tayo mag-umpisa. Pinakadulo. Base sa sign na ito sir, dahil mahaba yung engrave, padritso sa kabilang side, side by side, ang ibig sabihin dito sir ay sapa. Ayan, malinaw yan sir. Palagi kong sinasabi sa inyo, pag ang mga guhit padritsuhan sa kabilang side by side na naka-engrave sa mga bato, sapa ang general meaning dyan mga ka-teach. Ngayon, ito may dalawang dot at naka-engrave dito sa tawag nito sa plat na bato sa ibabaw. Pero hindi pantay yung pagka-plat niya. Klaro naman o pa daos-dos o pababa. May sinasabi siyang area dito sir na maghanap ka ng ibang sign. Hindi dito sa lugar na ito pag mga ganitong sign mga ka-teach na hindi pantay ang butas tulad nito at saka hindi sila pantay, hindi rin pwedeng sabihin natin na daanan dahil ang daanan na sign pantay ang butas. Pero pag hindi pantay, maliit ang isa, malaki ang isa, ang sinasabi nito maghanap ka ng ibang sign sa area. Ayan. Pero ang sinasabi niyang area na maghanap ka ay medyo flat na pababa. Ayan ang target area na sinasabi niya. Kaya kung itong hindi pababa ang area na ito, nasa plot, hindi ito ang sinasabi niyang lugar. Lugar address sign ito sir, sa madaling salita, address sign yan. Dito naman tayo, big plot, rock ito eh, in front. Hindi ko alam kung magkaharap ba ito sila. Yan. Pero sa hugis, hindi naman natin makuhanan yung hugis niya o anong hugis ba ito na bato na ito. Basta plot lang, hindi naman ito plot sir, nakatayo ito. Para siyang stone tower or kusang binuwal lang to dahil napansin ko naghukay na sila dito mga ka-teach. Ayan, dito ako kumuha sa pamagat sir na sana yan ito treasure site at river area, itong sign na ito sana yan. Ayan, sa guhit pala mga ka-teach, kahit sinong, kahit baguhan, maintindihan nyo na agad mga ka-teach pag mga ganitong guhit. Ang sinasabi nito, river. Tapos, ang pinag-ingriban pa niya na bato na malaki para siyang malaking heart mga ka-teach. So, nandito yung buka, pababa. Ayan. Kaya ang target mo sir, wala dito sa mismong area na ito. Dahil pangalawa pa, masyadong malaki ang ingrib. Malayo yan pag mga malalaking ingrib mga ka-teach. Malayo yun sa target na sinasabi niya sa mismong area kung saan siya naka-engrave tulad nito. Address sign ulit ito sir. Nagsasabi siya sa lugar na yun ang pupuntahan mo. Base sa combination meaning ng heart, ibig sabihin, pwedeng deposito yan.
dahil heart or entrada ng mga deposito. Plus na may engrave pa dito sa gitna na sinasabi niya ang river o sapa. Ang target mo sa madaling salita nasa area ng sapa. Wala dito sa mismong area na ito. Ayan ang final assessment ko dyan, sir. Ngayon dito naman mga ka-teach, ay ito siya o. Itong bato na to, bali bandang isa bandang side niya, dito may isa pang bato na parang bahay o. Sabi ni sir, passageway. Ayan o, passageway dito daw, passageway. Pero ang assessment reading ko dito, sir, pinaka boundary yan, yung gitna na yan, sa dalawang target area na sinasabi. Ito sa sapa na may entrance or mismong papunta yan sa target, kung saan yung pinaka digging spot na area, nasa may sapa. Pero sa kabilang gilid may isang bato na parang bahay. At ito yun mga katitso, parang bahay. Ibig sabihin, sa side ng sapa na may target, halimbawa makita mo na yung target na sa gitna ng sapa, sa gilid pa niya, plus pa sa gilid niya, may isa pang sinasabing target kung saan ito yun. Na ang pinaka general meaning nito mga katits ay cave. Ibig kong sabihin, sa pinaka area ng sa sapa na may target, nasa gitna ng sapa yun mga katits, dahil sakop ang mismong sapa sa heart digging spot or target area or deposit area, nasa mismong sapa. Maliban pa dyan, may isa pang target na sa gilid kung saan sinasabi niya ay cave. Malamang o sa malamang, malaki ang laman dito sa cave nasa gilid ng sapa kaysa laman sa gitna ng sapa. Bali ito lang yung giveaway niya, nasa gitna ng sapa, at ang pinaka main load na malaking deposito nasa gilid ng sapa. Ito yung cave na to, dahil ang hugis niya parang bubong ng bahay. Palagi kong sinasabi sa inyo mga katits, pag mga ganitong hugis na parang bubong ng bahay, ang general meaning ito ay cave. Ayan. Ito naman, baliktad na heart, southwest. Indicator sign to ng deposit, sir eh. Ayan o. Maghanap ka dito ng arrow sign sa gilid kung saan siya nagtuturo. Pero kung hindi mo kasi na ano, sir, hindi mo kasi nalinisan ng maayos, kung natanggalan lang ito ng damo at natanggal itong damo na ito at saka yung kalat dyan, maklaro natin mga katits na para siyang pagungo, may ulo, yung katawan niya na pababa. Ibig sabihin, sure ako dito, ang binabaan nito ay sapa, na ang pinakalikod niya may duplicate sign na deposit kung saan nasa baba. Ang target mo nito, sir, nasa baba, wala dito sa bandang taas, wala, nasa baba, dahil ang sign na ito nagsusuporta na siya na pababa ang target, naka harap ang ulo niya sa baba. Yan ang assessment ko dito. At dito naman ay ito yung kanina, yung kanina na sapa na guhit. Ayan mga katits, aba, may Japanese one mang tawag nito mga katits, kung anong gamit ni sir. At diyan sila nagukay sa area ng malaking bato. Samantala, walang target diyan, sir, nasa sapa, sir, at saka sa gilid ng sapa. Tulad nito, sir, kung mapapansin niyo mga katits, para siyang may mata, may ilong, nakatabingi patingin sa baba, nakatingin siya sa baba. Ayan, oh. Para siyang mukha ng tao na may mata. May puno kasi dito, kung may butas dito, mata talaga, mukha talaga ito eh. Tapos may ilong na nakatingin sa baba. Ibig sabihin, ang target nasa baba talaga, sir. Lahat ng sign, nagtutulong-tulungan yan mga katits para ipapaintindi sa atin na saan ba ang target. Kaya kung hindi tayo marunong umintindi ng sign mga katits, mahirapan at mahirapan talaga kayo mga katits. Yan ang totoo. Ito naman, ito yung bato kanina siguro na dalawang magkabilaan mga katits. Ayan o. Ito na yon. Itong video na ito mga katits, ni-screenshot ko na lang dahil mahaba, 7 minutes siya. Sasapa ito mga katits. Kaya kumuha ako ng screenshot sa video ni sir.
Hindi ko na lang idadugtong dito yung pinaka-video dahil mahaba. Nagre-replika na sir ng islab, oh, na parang nitso na kwadrado. Maganda paggagawa o plato. Nasa gitnang ng sapa ito mga katits, eh. At may guhit pa dito. Bantayan mo ito sir, itong pinaka-araw niya kung saan nakaturo yan. Dahil sa palagay ko hindi na magkalayo dito ang sinasabi niyang target na nasa sapa. Pero ang hugis niya nakaduplicate na ng parang box na mahaba. Ito ang pinakamaganda sir. Dahil sabi sa mga sign sa taas na pumunta ka sa sapa tulad nito, at pagdating mo sa sapa nakakita ka ng ganitong sign, ganito, ibig sabihin hindi magkalayo dyan ang target area or digging spot sa mismong sapa na yan na malapit dito sa sign na ito. Yan o, klaro naman mga katitso. Ayan, yan lang ang pinaka-final assessment ko dito sa area mo sir. Okay, sana nakuha na natin ng konting aral mga katits ang mga simple lecture video ko. Nang sa ganon, kung may mga ganito kayong sign sa area niyo mga katits, may kumpara na ninyo agad. Kailangan talaga natin mga katits, may basihan tayo or may kumpara natin ang mga sign sa paligid natin mga katits base sa kaalaman natin. Dahil kung wala tayong kaalaman mga katits, wala tayong pagbabasihan, paano na? Hindi natin alam ang gagawin natin mga katits. Kaya payong kaibigan ng mga katits, lalo na wala kayong matitindi na mga scanner mga katits na ginagamit dyan sa actual. Mahirap sa mahirap mga katits. Lalo na wala ring live witness o live pointer na makakapagturo sa area na yan kung ano ba ang nangyari dyan noong World War II. Ganon din ulit mga katits. Mahirap kung sa mahirap. Yan ang totoo. Kailangan busugin muna natin ang ating kaalaman bago tayo sasabak sa ganitong trabaho mga katiits. Ayan ang totoo. Uulitin ko mga katiits, maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Mabuhay mga katiits. Thank you.